Hinahanap ng mga otoridad ng isang lalaking nanggahasa umano sa kapitbahay niya sa Tondo, Maynila. Ang biktima, hinalay habang katabi pa ang kanyang mga natutulog na anak. Narito ang report ni Jonathan Andal. Waway, kung nakikinig ka ngayon, sumuko ka na. Dahil hindi mo alam yung hiram na dinadanas ko. Hindi na ako nakakatulog sa gabi. Puno ng takot at galit na humarap sa GMA News ang babaeng ito dahil ginahasa umano siya ng kanyang kapitbahay na si Ferdinand Dama alias Waway. Ipinost sa social media ng kaanak ng biktima ang litrato ng suspect sa hangaring matuntun ito agad. Tinutugis at sasampahan na rin daw ng reklamo ng pulis si Waway. Kwento ng biktima, alauna ng madaling araw noong Miyerkules, August 7, nagising siya at nakita si Waway sa loob ng kanilang bahay sa Tondo. Habang inahalikan niya po ako, sabi niya po sa akin, sabi niya, huwag ka mag-ingay. Sabi niya, pag nag-ingay ka, papatayin kita. May nakatutok na puno ng kutsilyo sa tagiliran. Tapos sinubar niyo po ako. Habang ginagawa ang kahalayan, katabi raw noon ni Kim na natutulog ang dalawa niyang anak. Buti nga po hindi umiyak yung mga anak ko kasi kung umiyak ko yung mga anak ko, nung bawa sinaktan niya rin. Sila lang daw ang naroon nang mangyari ang krimena. Ang kanilang padre de pamilya, nasa trabaho sa Antipolo. Nung tinawagan po sa akin yung kapatid niya po, halos gusto ko pong umuwi, kaya lang hindi ko pong magawa kasi ganong oras po sa Antipolo, wala ka na po masasakyan. Hindi ko po alam gagawin. Halos kalahating oras raw nagtagal ang suspect sa loob ng kanilang bahay. Nang umihi ang suspect, dito na nakakita ng tiyempo si Kim, sabay takbo palabas ng bahay. Nagmamadali po akong binuksan ko po yung pinto na kahit nakahubad po ako. Tumakbo po ako sa labas, nangingi po ako ng tulong, naiwan po yung dalawang anak ko dito sa loob. Pagbalik nila sa bahay, wala na ang suspect. Pero naiwan ang tsinelas at ginamit na kutsilyo. Nagpasaklolo sa barangay at pulis ang biktima pero hindi na nila nakita ang suspect. May nakapagsabi na tumawid lang, sumakay palabas. Wala na, di na namin nakita. Lumutang po siya. Nakita po siya ng mga tao na may dala po siyang na malaki. Nakausap ng GMA News ang kinakasama ng suspect na nakatira ilang hakbang ang layo sa bahay ng biktima. Tumanggi itong humarap sa kamera pero nangako makikipagtulungan sa biktima. Jonathan Andal, GMA News.